Hi! Hello! It's me again, Maria Juana. Ngayon, dito lang ako tayo sa bahay. Walang ginagawa. At ang plano ko ay magluto ng tinula. Kasi yun lang medyo pwede sa hobby ko na ulam. Kukuha ako ng mga gulay dyan sa tabi-tabi dyan lang sa may ano namin, harap ng bahay. Kukuha ako ng malunggay at saka kangkong. Tayo ay magtutula ng isda. At alam nyo ba, nakabili ako ng isda. Grabe ang mahal ngayon ng isda. Yung mamsa ba yun, yung masarap na pangtula. Alam nyo ba na 450 ang kilo? Shocking talaga. So, bumili ako ng isa. Mga medyo malaki. Tumimbang siya ng 230. Pero pinilit ko na lang, may ulam lang. Kasi nga, syempre, galing tayo nung Pasko. Puro nakakaumay yung mga inulam natin. Kaya gusto namin mag-tinulang isda. Samahan nyo ako, kukuha ako ng gulay dyan sa tapat ng bahay. Kangkong at saka malunggay. Ayan, nandito na ako. Mangunguha ako. Ito. Sarap na ilagay sa tinola. Dati lang dito sa tapat ng bahay namin, malunggay. Ayan. A few moments later. Ito ang napitas ko kanina dyan sa tapat ng bahay. Sa bakanting lote. Ayan. Kangkong at saka kamuti taps. Fresh na fresh. Sarap talagang ihalo sa tinola. Tinolang Bisaya. Tinolang Bisaya. Ito na ang aking tinola. Nilagyan ko siya ng tanglad, sibuyas at saka luya. Hindi kasi kami nakadaan ng palengke. Wala na dito sa bahay kamatis at saka labuyo. So, tatagaling ko to siya sa pagpabukal para maging lasang luya ang ating tinola. Yan. Nilagay ko lang siya sa kawali para ano, yung isda, maganda yung pagkakalagay natin. Kasi kung kaserola, maliit eh. Yan. Takpan muna natin to. So, ayan. Kulong-kulo na ang ating isda. Talagang pinakuluan ko siya na maayos para maglasang tanglad at luya. Ito yung ating okra. Yung ating malunggay. Susunod natin yung ating kamuti taps at saka yung kangkong. Ito yung ating kangkong at saka yung talbos ng kamote. O diba? Napaka nutritious niya. May malunggay na, may okra, may talbos ng kamote at saka kangkong. At ilagay na natin itong ating kalamansi. Ating kalamansi daw. Sabaw pa lang ulam na. O, diba? Kumpito tayo sa gulay. Kainan na!
Kailangan yung gulay hindi siya malalaga. Half cook lang. Para andyan talaga yung sustansya niya. Grabe, sarap, sabaw. Lasang-lasang gulay at saka luya. Nanunuot ang sarap. Sarap. Kaya tayo. Wala rin dito, Choy. Ingat na, gusto ko talaga magkamay para tin ko yung ano, yung gulay. Yan, gulay. Tikman natin sa bawah. Yan, gulay. Gulay pa mo. Ito yung rule ko. Pagkainan na ako na yun. Sama na ako yun. Yung sabaw, bagay na bagay ngayon pag-ulan. Kasi maulan ngayon dito. Hindi pa nga ako kumukuha ng isda, ulam na eh. Gulay pa lang at saka sabaw, ulam na. Kunti lang yung rice ko sa gulay na lang ako babawi. Maraming gulay na lang. Saka tubig. Sabaw. At tayo sa ulo. Ito yung ano lang umaga, sinawang inuubos ko lang. Inuubos na parang yung dyan ata. Grabe, ang anghang kasi nalagyan niya pa ng dalawang sili. Oh no! Mga kahuana, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe at hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga pag-mumukbang charot. Hindi naman mukbang to. Ang halian lang na may ano, kinola. Grabe, ang mga ngayon ang isda namin dito. Lagi ako bumibili ng isda, pero ngayon lang ako naka, ano, ng presyo na 450. Oh, no! Dati kasi pag, ano, 300 lang o 350 yung, minsan, ano ba, yung mahal yung presyo. Ngayon, kanina talaga, bumili ako 450, pero bumili lang talaga ako kasi gusto rin ko yung isda, yung mamsa. Bumili lang ako ng isang piraso, ayan, yung timbang niya is 230. Pero okay na rin kasi kung mag-order ka sa restaurant, bali isa lang. Sa halagang ganun din naman yung ano isda. Pero dito, umabot siya ng 5 slice sa 230 yung mga slice. Okay na rin. At kung bangus naman, dati dito sa Kaklaban is ano lang, 180. Ngayon, umabot siya ng 220. Kasi may LPA nga. Kaya mahal ang isda. Akala ko ba bakat eh? Sila pala. Bumari na lang ako sa gulay. Kasi yung gulay hindi ko naman binili eh. Yung gulay, pinitas ko lang dyan sa ano, bakanting lote. Saka yung malunggay. Yun, bawin na lang. Kasi yung sa palingkikan yung bibili, yung isang ganyan mo na ano, albos ng kamote, 20 pesos. Yung kangkong, 20 pesos.
O, diba? Bawi-bawi na lang ako sa ano, kasi dito sa probinsya, makakasitas ka rin naman ng gulay dyan sa mga bakatulog. Gulay ng kapitbahay. Hindi. Bakanting lote naman eh. Nanguwasan ng gulay sa kapitbahay.